In this week's 2-Minute Tuesday, we're gonna talk about creatine cycling. Now, let's put 2 minutes on the clock. So, when it comes to creatine cycling, meron tayong tatlong phase, guys. First is the load phase, which is about 1 to 2 weeks, kung saan nag-start ka mag-take ng creatine. Second is the maintaining phase. This will take about 8 to 10 weeks. Ito yung after mo mag-loading phase na nag-maintain ka lang na lang ng creatine. And then last is the pause phase. Now, ang pinaka-importante dito is ang pause phase. It is possible kasi na after some time na nag-take ka ng creatine is maging resistant ka na sa kanya. Which means, bumaba na yung effectiveness ng creatine sa'yo dahil nga na-use na yung body natin. So, after some time na nagtitake ka ng creatine, kailangan natin mag-pause for 2 to 3 weeks. Yan ang re-recommend natin sa waking. Now, loading phase naman, kapag mag-start ka na after ng pause phase, kung saan mag-start ka na ulit ng mag-take ng creatine, you're gonna do this for 1 to 2 weeks. Ang recommended grams for starter is 10 to 20 grams. So, kailangan medyo mas mataas siya than usual kasi iloloadan mo ulit yung body mo ng creatine. After loading phase, which is the maintaining phase, for 8 to 10 weeks, ang advice na dami ng creatine is 5 to 10 grams. So, sa Waking Nation, mayroon nga pala tayong tatlong klase ng creatine, which are the creatine monohydrate, creatine nitrate. Itong dalawang kinds of creatine na to na mayroon tayo sa Waking, kailangan siyang i-cycle. Sila yung kinds of creatine na kailangan i-cycle. And then the last kind is the creatine hydrochloride. Ang kagandahan sa creatine hydrochloride, hindi siya kailangan i-cycle and mas mataas ang absorption niya or ang solubility niya compared to creatine monohydrate. Lastly, when we talk about creatine, madaming concerned about water retention. So, when you talk about water retention, ang medyo common na nakapag-retain ng water is ang creatine monohydrate and ang creatine nitrate. But, for me, nasubukan kong mag-join ng competition, binabagsak ko yung water ko, nakakapag-take naman ako ng creatine monohydrate. So, I guess, hindi natin ma-generalize. For some, nag-water retention sila, and for some, hindi naman. Now, if you are really worried na magkaroon ka ng water retention because of creatine, we here in Waking would recommend creatine hydrochloride. Kasi ang creatine hydrochloride, hindi siya sensitive to water retention. And that's it for this week's 2-Minute Tuesday. And as you can see, we just hit the 10,000 subscriber mark. And because of that, we would like to thank you. So, we hope na continuously na-enjoy nyo pa rin yung mga videos namin. For those who haven't already done, please hit that like and subscribe button. Until then, see you next time.